5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng gabay sa kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay pangkaraniwan na problema ng mga edad 40 hanggang mga 60 years old. Kadalasan ito yung edad na dumadaing na masakit ang sakong, masakit ang talampakan. At maaaring pagod lang, maaaring naglakad ng malayo, pero pag nagpahinga ka, maayos na. Pero paano naman yung araw-araw na lang masakit? Maski na hindi naman naglakad ng malayo, maski hindi naman tumayo ng matagal, aba, baka meron na tayong tinatawag na ganito. Plantar fasciitis. Fasciitis. Ito po. Plantar fasciitis. Ang basa niya, no? Yan, nakasulat na dyan. Plantar fasciitis. Ang hirap basahin, no? Plantar fasciitis. Okay. Ngayon, bago natin malaman itong problema na may kinalaman sa paa, kailangan maintindihan muna natin yung anatomy. Ano ba yung anatomy? Yung parte ng ating katawan na involved. At ang involved po dyan, alisin nyo po yung itis dun sa dulo ng salitang plantar fasciitis. Dagdagan nyo ng letter A. Yan po ang pinagmulan. Ito po yon, yung tinatawag na plantar fascia. So yan, yung nakikita nyo. Yan po ang itsura po ng inyong talampakan. Yan yung plantar fascia. Medyo mahaba yan, mula po doon sa mismong heel o sakong, dire-diretso hanggang doon sa may halos harapan na ng inyong mga daliri sa paa. So, ano ba yan tinatawag na plantar fascia? Ano bang purpose ng litid na ito? Ito po yan. Ang plantar fascia po ay isang makapal na parang spider web, di ba? Kung nanonood kayo na Spider-Man, di ba? Pag bigla siya maglabas ng web niya dyan sa kanyang pulsuan, parang ganon, yan yung lumalabas, parang ganyan. Web-like ligament na nagkoconnect po ng inyong buto sa inyong sakong hanggang sa harapan, no? Dyan sa inyong paa. So, main purpose niyan ay parang shock absorber. So, pag kayo naglalakad, parang sinusuportahan niya yung pinakakurba ng inyong paa. Kung mapansin niyo po, tingnan nyo po ngayon, habang kayo nanonood ngayon, no? Tingnan nyo nga sandali yung paa nyo. Tingnan nyo nga, magano ka nga, magdekwatro ka. O, ano napansin nyo? Pantay ba yan? Eh, di ba parang ano yan? Alam mo yung sa pana, di ba yung pana, yung bow and arrow. Yung bow, yun yung mismong hawakan ninyo. Tapos yung arrow, yun yung pana, di ba? Di ba na ano yun? Medyo kurba. Ang tawag doon, arch, di ba? So, may arch po yung ating foot, no? E tumutulong yan para makapaglakad tayo ng komportable. At kung napapatalon tayo, yun ay nagbibigay ng suporta para hindi naman malakas yung impact ninyo pag bagsak ninyo sa lupa pag kayo tumatalon. So, kung titingnan nyo po yan, ayan, pinapakita ko sa inyo, tingnan nyo pa, di ba? Parang mayroong sa harapan, may maliit na parang arch at meron din doon sa may gitna. So, yung plantar fascia, o yung isang ligament po yan, nakaka-experience yan ng maraming bugbog sa pangmatagalan. Eh, siyempre, yung wear and tear, yan yung sinasabing gamit ka ng gamit. Siyempre, napupudpod, di ba? Eh, lalo na kung kayo'y bata, patakbo ng takbo, lakad ng lakad, talagang pagdating nyo ng pagtanda, maaaring maramdaman nyo. Yung so much pressure sa paglalakad ninyo, hindi maiwasan magkaroon ng konting punit o damage dyan sa mga litid na yan. At ito pong plantar fascia, pag yan ay nagkaroon ng punit o ng injury, nagiging inflame. Ibig sabihin ng inflame, namamaga. Mainit yan. Kaya minsan, dadain yung pasyente, bakit parang init ng talampakan ko? Dahil may inflammation. At masakit yan sa inyong heel, sa may sakong. O kaya umaabot hanggang sa may buong paa. Diyan sa may mismong naabutan niyang ligament na yan. At yan po ang isa sa pinaka-common na dinadaing ng mga pasyente pagdating nila sa mga problema sa buto sa kanilang paglalakad. So, pwedeng ma-strain yan sa sobrang lakad. O kaya, nagkamali ka nga ng pagsuot ng sapatos, naglakad ka malayo.
O kaya, nakaapa ka ng, halimbawa, naglalakad ka, nangyari na ba sa inyo, nakaapa ka ng maliit na bato na naramdaman mo para may sumundot doon sa may talampakan mo, paakyat? Yan po kadalasan na apektuhan. So, pag pumunta ka sa isang orthopedic doctor, tanongin mo, ano ba ang common na daing ng mga tao pagdating sa buto? Bukod sa mga arthritis, ito po isa sa kadalasan dinadaing. Plantar fasciitis. Okay, so more or less, may idea na kayo kung ano yung involved, di ba? Ngayon, ano yung common na dadaing? Siyempre, ang pinaka-common na symptoms o mararamdaman ng isang pasyente may ganito ay masakit pag iniapak nila. So, ang sakit, ang description na bigla na lang may matalas na parang tumusok. Stabbing pain, yan ang kadalasan sasabihin. At nandun niya sa may ilalim ng paa, malapit sa may bandang sakong. Kaya yung mga tao na naka-experience na madalas sumakit ng sakong, makinig po kayo at may tuturo ko sa inyo. Then yung pain, napansin nila, yung unang hakbang, lalo na paggising sa umaga, pagbangon, ang sakit. Maaring naibsa na sakit pag naglalakad na sila. Pero, natitrigger din na itong pain na to kung kayo'y tumatayo ng matagal at matagal kayong umupo at yung pagtayo nyo, ang sakit agad ng sakong nyo tsaka buong paa, talampakan. Ito pa nakakatuwa. Paan sa ka makakita na habang nag-exercise ka, hindi masakit. Pero pagtigil mo, dun sumasakit. Kasi nakalagay, all the pain, kadalasan, the pain is usually worse after exercising, not during, ha? No? Kaya mamaya sabihin ng iba, ayoko na mag-exercise dahil pagkatapos ko mag-exercise, sasakit pala. Hindi, may exercise na nababagay sa inyo na ituturo ko po. So, kailangan talaga tumutok po kayo. Ngayon, ano ang causes? Bakit nagkakaroon po ng plantar fasciitis? Bakit? Ito po mga dahilan. Ang plantar fasciitis, ang hugis niyan ay parang bowstring. Yung sinasabi ko nga, para ka nag, yung sa bow and arrow, di ba? So, medyo naka-arc yan. So, parang letter C na medyo flat ng konti. Yan, ganyan na lang paliwanag natin. So, shock absorber nga yan pag naglalakad. Pag kayo'y masyadong na-tense o nagtakbo o kung ano man na nakasira sa muscle nyo, dyan na mag-umpisa ang sakit. Ang tanong, ano yung mga pwede mag-cause ng pagsakit o pagkasira o pagkapunit na itong litid na ito? Ito po. So, what are the risk factors? Number one, age. Habang nagkakaedad, di maiwasan, may degeneration. Unti-unting umihina ng mga muscle. Nabugbog dahil sa sobrang lakad na nila noon. Number two, certain types of exercise. Unahin ko muna sa age, no? Pagdating sa age, ha, napansin, between 40 to 60 ang majority na nagkakaroon na itong plantar fasciitis. Certain types of exercise, may mga exercise na pwedeng ito ang dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng plantar fasciitis. Ano po yan? Long distance running. Yan, yung mahilig tumakbo-takbo, malalayo, sobra. Ballet dancing na nagtitipto palagi, di ba? Yan, parang si Lisa, ano ba yan? O, yun na yun, Elizalde. Mapapansin nyo, di ba? Palagi, toe lang niya. So, yung arco ng paa na apektuhan. Aerobic dance, yung mga high-impact aerobics. Yan, yung mga gumagamit ng mga bench, di ba? Tapos high-impact, talon. Mali ang pagbaba ng paa. Instead na ang ibababa mo muna yung harapan ng paa, na ibabagsak nyo yung sakong. Yan, pwedeng yan ang dahilan. Then, ano pa? Number three, foot mechanics. Ano ibig sabihin ng foot mechanics? Yung mismong itsura ng paa nyo, may problema talaga. Inborn na may problema. Halimbawa, ito po yung mga pathology of the foot, no? Ang normal na paa yan, nakikita nyo, di ba? Footprints on the sand. Normal foot, makikita nyo pag umapa ka, ganyan ang itsura yung inyong footprints, di ba? Pero may mga flat-footed, yan nakita nyo sa gitna, flat-footed. Flat yung arch. Napansin nyo, pinapakita ko po dyan, ha? May, napansin nyo yung mga patas, may guhit na itim. Manakikita nyo yung mga awang batawag dyan. Pagdating sa flat foot, aba, wala ka na makikita. Oh. Meron naman na sobra naman taas ng arch. Nakikita mo? Kaya yung suporta ng paa niya, kinakapos. Yan ang mga kadalasan dahilan, yung mga pathology ng paa. So, nasosolve naman yan. Mamaya, ipapaliwanag natin paano masolve yan. No? Then, number four, obesity. Given na, pag overweight ka, talagang yung bigat ng paa mo, nape-pressure talaga. Yung bigat nyo, nape-pressure yung paa nyo. Okay? Then, occupation. May mga trabaho na medyo tatayo ka matagal, trabaho maglalakad ka ng malayo. So, yung mga factory workers, yung mga teachers, security guard,
Yung sino babae, yung palaging nakatayo halos, most of the time, sila yung kadalasan nagkakaroon ng ganitong problema. Wow, hirap, no? Ngayon, ang tanong, may complication ba yan? Ay, wala naman akong alam na matay dahil po doon sa ganyan na problema sa sakit sa paa. Pero ito na yung problema. Once na may plantar fasciitis kayo, ito po mga posibleng complication. Chronic heel pain. Pag sinabing chronic heel pain, parang for life, andyan na, tagal-tagal na, hindi nawawala. So, maaaring mag-pain reliever, pero nandyan pa rin. Mawala sandali, andyan ulit. Maaaring yung iba, mag-injection ng gamot. Pwede, mawala yung pain, panandalian, andyan ulit. So, yan ang problema. Dahil sa chronic pain na yan, mag-change ka na ng paraan ng paglalakad mo. Siyempre, masakit eh. So, di ba, na-try nyo masakit sakong. So, kung masakit sakong nyo, anong gagawin nyo paglakad? Di ba, nakaparang galalakad na tiptoe? O kaya, masakit yung may bandang loob, yung loob ng paa nyo, maglalakad ka medyo pasakang ng konti para ang pressure ng bigat nandun naman sa kabilang side na hindi masyado masakit, di ba? Unfortunately, yung ganitong manner ng adjustment sa paglalakad, pwede naman magbigay ng extra pressure sa inyong tuhod at sa inyong balakang. So, kinalaunan, nagkaroon naman ng knee pain at nagkaroon ng hip pain at nalagyan pa ng konting problema sa back pain. So, nanganganak yung problema. So, hindi lang dahil sa arthritis, kaya pala sumakit yung kanyang tuhod, yung balakang, tsaka likod, kung hindi dahil dun sa paa niyang nagkaroon ng problema. So, yan yung complications. So, paano na-diagnose to? Paano nalalaman na may ganito kang problema? Wala namang blood test para dito. Wala naman pong x-ray or MRI para dito. So, na-diagnose yan, nalalaman ng doktor, base sa daing ng pasyente at sa location ng sakit. So, kung sinabi niya, masakit yung bandang heel niya, maaaring pag prenes nyo, may tenderness o masakit pag nadidiinan. Okay? Tapos, maaaring mag-request ng doktor ng mga CT scan, MRI, pero ang purpose nun, hindi para malaman kung may plantar fasciitis. Ang purpose nun, para malaman kung may iba pa kayong maaaring dahilan na nagkukos ng pain. Tulad ng bone spurs, matalas na buto, sa inyong buto, okay? Tapos, o kaya, posible rin na meron kayong stress fracture, okay, na fracture yung pinakabuto nyo, pwede mag-cause din ng pain nyo. So, ang purpose nun, ma-rule out lang kung ano yung mga iba pang problema na nagbibigay ng sakit ng inyong sakong o ng inyong talampakan. Hindi para malaman kung ito ay plantar fasciitis. Okay. So, ngayon, yung mga imaging, ang kadalasan, x-ray, magnetic resonance imaging, yan ang ginagawa, no, to check kung may ibang reason. So, treatment. Ano yung treatment kadalasan? Siyempre, pag treatment, pain relievers ang number one. So, maaaring bigyan kayo ng mga pain relievers. Umpisa nyo sa ibuprofen, naproxen, mefenamic acid, yung mga kadalasan, mga celecoxib, or even tramadol, maaaring makatulong for relieving the pain. But unfortunately, this will not correct the problem. Marilive lang yung pain, mabawasan for the meantime. Kailangan natin siguro ng injections, mga steroids. May mga therapies or physical therapy na maaaring ipagawa sa inyo. May mga tinatawag na extracorporeal shock wave therapy at ultrasonic tissue repair surgery. Ito mga mabibigat na yan. Pagdating sa therapy, so medication, oral medication or injectable. Therapy, pwedeng physical therapy. Ang purpose ng physical therapy ay matulungan kayo na ma-stretch yung plantar fascia nyo at the same time palakasin yung mga tendons or Achilles tendon and to strengthen your lower leg. Okay? So makakatulong yun. Then may mga therapies maaaring turuan kayo ng tinatawag na plantar fasciitis taping, kung saan tuturuan kayo paano maglagay ng mga tape or plaster para lang matulungan na yung inyong arch ay medyo lumalim. Okay. Ngayon, paaring tape ang gamitin, special tape, pero may mga tao naman pag gumamit ng mga tape o mga tinatawag na leukoplast, mga malalakas na tape po ito. Ang nagiging problema naman kung sensitive naman yung balat kasi tape nyo araw-araw eh. So, minsan nagkakaroon ng sensitivity, lalo na kung diabetic. So, kung diabetic na mayroong ganitong problema sa paa, hindi mo ma-advise na mag-tape kasi every time tape mo, pwede magkaroon ng blister. At alam naman natin, pag diabetic, mahirap namang gumaling yung mga sugat, di ba? So, maaaring ang i-advise, instead of using taping, ay gumamit ng mga bandage, okay? Yung bandage, yung ginagamit yung pambenda, di ba? Nabibili naman sa mga drugstores yan, di ba? So, may tinatawag na bandage wrap, no? So, ito,
Tingnan nyo po yung nakikita nyo ngayon. Tuturuan kayo paano mag-tamang position ng pagbalot. Ayan, parang minamami mo, no? Ganyan, no? Ayan, overlap mo yung bandage. Unahin mo doon sa may harapan. Okay? Then, pa-ekis, no? Pa-ekis hanggang doon sa may likod ng inyong paa. Then, paikot mula doon sa inyong calf, no? Sa mismong banda ng lower legs. So, yan. Pwede nyong gawin yan. Tapos, kung magsusot ka ng sapatos o di mag-medyas ka, medyo maluwag dapat yung sapatos nyo. Okay? Then, meron iba naman mag-advise ng mga night splint. Ito, may nabibili niya, maski na sa mga online. So, suot nyo yan buong gabi kaya sinabing night splint eh. Night splint. Dahil gagamitin nyo sa gabi. Overnight, tulog kayo na nakaganyan. Okay? Then, pag sa umaga, gawin nyo yung bandage. Pag maglalakad kayo, papunta ng office o papunta saan, kung maglalakwatsa man kayo, maski masakit yung paa. Okay? Then, other than this, ito po, may tinatawag na orthotics art support. May nabibili niyan. And yung mga parang idadagdag nyo dun sa loob ng sapatos nyo. O kaya, meron nabibili naman niya na ready na, na ipapasok mo lang ng sapatos. Or, custom fitted. Yung papasadya, base dun sa angulo ng kailangan ninyo dun sa problema nyo sa paa. So, yan eh, sinusukat at parang special made for you. Okay? Special ka kasi. Okay. Then, meron naman nabibiling insole na tinatawag. Ito, nakita ko to sa mga supermarket. Meron to sa mga department store. Meron din yan sa nakita ko yan sa drugstore eh. Alam ko sa drugstore, meron din yan eh. Yung insole, papasok mo sa loob ng sapatos. Anong purpose niyan? Kung mapapansin niyo po yung picture niya sa may bandang kanan, meron nakalagay na after, di ba? Parang yung una, before, then after. Yung nakita mo dun sa before, eh talagang parang wala sa tamang posisyon. So, nung sinuot niya itong tinatawag na insole, yung lalagay mo sa loob ng sapatos niyo, susuportahan niya ngayon yung angulo ng paan niyo. Sa ganung paraan, hindi malalagyan ng pressure yung sole, yung ilalim ng paan niyo. Yan, pwede po yung mga yan, di ba? Ngayon, lifestyle and home remedies, ito po. Regarding yung mga iba pa mga operation, mas maganda discuss yan ng orthopedic doctor. Some of the operation, yung mga surgery, ginagawa na yan sa mga severe cases kung saan talagang hindi na makuha sa pamamagitan ng gamot o ng mga exercise o therapy. Okay, magalala, tuturuan ko pa kayo ng mga exercises. Hindi nyo na kailangan pumunta sa physical therapist, no? Para magpaganyan, no? Ito po, home remedies, tuturo ko sa inyo. Lifestyle and home remedies. Unang-una, pag overweight kayo, magbawas na kayo ng timbang. Make sure gumamit kayo ng sapatos na sapat o tama ang suporta sa inyong paa. May nabibili po mga rubber shoes, di ba? Mapapansin nyo na medyo mataas yung isang side ng apakan. Kasi nga, sinusuportahan po niya yung curve ng paa ninyo. Huwag kayong gagamit ng mga pudpud na o luma na mga athletic shoes o yung mga pang-basketball o pang ano dahil lalo madadagdagan pa ang problema, even yung mga pang-jogging ninyo. Palitan nyo na yung klase ng sports nyo na nabanggit ko, kung mga takbo-takbo, talon-talon, eh hindi na pwedeng gawin yan. Kung nakakaramdam ng kirot, maglagay po kayo ng ice, malamig. Pwedeng ibabad nyo yung paa nyo o irolyo-rolyo nyo yung mga bottled water na may malamig na tubig o linagay nyo sa freezer, ginawa nyo frozen, no? Then, i-stretch nyo po yung arc ng inyong paa. Yung mismong kurba ng paa. Paano gawin? Ituturo ko sa inyo dito, kompleto dito sa Gabay sa Kalusugan. Wala lang ditong resetahan ng gamot. Pero pinapaliwanag ko sa inyo yung sakit, papaliwanag ko yung mga dahilan ng sakit, papaliwanag ko yung posibleng maramdaman, ano yung mga dahilan, at ano yung mga dapat yung gawin na tulong pang sarili. Pero pagdating sa gamot, dapat yung doktor nyo magre-reseta. Personal kayong nasuri, di ba? Kasi iba sa inyo nagtatanong sa akin, Dok, anong inumin kong gamot sa ganito? Hindi po ako pwede magbigay ng gamot na hindi ko kay personal na nasuri. Kaya nga, gabay lang ako sa inyong kalusugan eh. Wala akong sinabing gamot sa sakit. Gabay sa kalusugan. Yan po yung title, di ba? Basahin nyo sa task ko yun, yun. Okay. So, ito po yung mga gagawin nyo. Exercises na gagawin nyo. Eh kasi, iba sa inyo, reklamo na reklamo, pero pag pinagawa niyo yung mga bagay-bagay, hindi naman sinusunod. Tapos sasabihin, Dok, ano bang gamot? Anong gamot? Ay, one sa'yo. Dapat gawin niyo muna kung yung mga dapat yung gawin. Eto, tuturo ko. Bahala na kayo kung susunod o hindi. Eto, number one, plantar fascia massage. Aba, massage ha?
eh, hindi ka na maghanap ng masayista. Ikaw na mismo. Yung sinabi ko kanina, kumuha ka na isang bote. O kaya, bottled water. Ilagay mo sa loob ng freezer. Hindi siyempre, magiging frozen na yon. Ngayon, pwedeng nakaupo ka, pwedeng nakatayo ka. I-rolyo-rolyo nyo lang po sa panyo. Maglagay naman kayo ng tuwalya doon sa floor o kaya ng rug or carpet. Tapos, i-rolyo-rolyo nyo. Bakit malamig? Kasi yung malamig, tutulong siya mabawasan yung pamamaga sa loob. Kung mainit, di lalo mamamaga yan, di ba? So, dapat malamig. Tapos, i-rolyo nyo lang po yung panyo. Lagyan nyo lang ng konting firmness. Diinan nyo lang ng konti yung bote. Rolyo nyo lang. Siguro, mga 1 minute lang. Rolyo-rolyo. Tapos, gawin nyo naman sa kanang paa. Kaliwat kanan, syempre, di ba? Maski sabihin nyo, hindi naman masakit yung kanan ko, gawin mo na rin para pantay ang... Pwede naman dalawa kung gusto nyo, di ba? So, kano katagal? Kung wala ka naman ginagawa, di gawin mo 3 araw. Siguro, bahala ka kung anong gusto nyo. Pero, ang turo ko, 1 minute, 2 minutes lang, pwede na. Pagkatapos, lahat itong tuturo ko, gagawin nyo, ha? Step by step. Ito yung una. Ano yung pangalawa? Okay. So, yung pangalawa, wala kang bote. Sabi mo, wala kang bote. Pero may bola ako. O, bola ng tennis. Yung bola ng tennis. O, sasabihin nyo na naman, Dok, wala akong bola ng tennis. Bumili ka. Bumili ka sa sports house. Meron yan. Bola ng tennis. O, wag naman yung masyadong maliliit. Ito yung ganito, nakikita nyo. Kung wala yung ice, wala kang freezer. Halimbawa, di wala kang bottled water. Di bola na lang na ganyan. Pwede rin. Kung di naman sumasakit, mild lang, di hindi na malamig, yung bola na lang. Yan gagawin nyo. Rolyo-rolyo. 1 minute to 2 minutes lang daily. Mas madiin pansinin nyo. Mas nawawala yung skirot. Tsaka mag-ginawa. I-try nyo po na ako mismo, na-try ko na yan. Kaya alam ko eh. So habang rinorolyo mo ganyan, parang mag-ginawa. Minamasahe ka. Better than put reflex yan eh. Para sa akin, ikaw mismo nakakatansya ng diin eh. Then, number 2. Heel raise, no? So anong, paano itong heel raise? Yan, nakikita nyo naman sa photo, yung parang yung kalahati ng paa nyo nakatungtong doon sa hagdan. Hawak kayo, ha, make sure nakahawak kayo doon sa hawakan niyo sa rails, ha. O kaya kung meron kang nabibiling bench diyan, meron yung mga siguro 6 inches na bench, di ba, yung ginagamit sa aerobics. Pwede hong ganyan. Para kang nagtitipto na hinahang niyo yung kalahati ng inyong paa mula doon sa kalahati ng inyong paa. Na-imagine niyo ba? So gawin niyo lang yan siguro 10 times to 20 times. Pwedeng 10 times, then repeat another 10 times. Ang purpose lang niya, ma-feel niyo yung stretch sa inyong plantar fascia. So, nabanggit ko kanina, ini-stretch natin yan eh. Okay? So, gawin niyo lang po yan. 10 times, ulit-ulitin niyo. Kung marami ka naman time, di gawin niyo sa umaga. Mga 20-30 times sa umaga, sa hapon, sa gabi, pwede niyo gawin. Wala naman sigurong mamamatay sa ganyan, o no? Ma-heart attack, di ba? Then, number 3. Floor sitting angle inversion with resistance. Nako, mahirap to. Upo ka lang sa sahig. Mas maganda yung may sandalan, ha? So upo ka dyan sa may pader. Isandal ka dyan sa pader, then upo ka. Then maganda kung meron ka nitong tinatawag na resistance band. Yung nakikita nyo parang kulay verde, yan po ay parang rubber band na malaki. So meron din sa sports house yan. Okay. So, ang gawin nyo, habang nakaupo ka, diretso yung dalawang paa, i-cross nyo, ipatong nyo yung isang legs nyo, yung yan, nakikita nyo sa picture, yung kanan, nakapatong sa kaliwa. Okay. Then, meron siyang ginagamit na parang itinatawag na resistant bands. Ang purpose yan, yung word na resistant, parang nag-develop ka ng strength eh. So, ilalayo mo lang yung isang paa mo, yung kanan na sa taas, ilalayo mo lang, papunta dun sa kaliwa. Tapos, baliktarin mo yung isang paa naman. Tumutulong to para lumakas po yung angle muscle ninyo. So, malaking bagay po yan sa mga tao madalas sumasakit ang sakong tsaka talampakan. So, gawin nyo lang 10 times on each side. Nasa sa inyo na yung resistance hanggang saan kaya nyo. Pero make sure hindi gagalaw yung buong balakang nyo, paa lang. Hindi yung parang dumantay, ano ba? Dumantay, tama ba term ko? Yung na humiga ka na meron kang unan o niyakap mo mister mo, parang ganun. So, hindi ganon. Kailangan paa lang ang gagalaw. So, hindi kailangan aangat yung puwet nyo dun sa inuupuan nyo. Okay? Malinaw yan, ha? So, how many times? O, di 10 times. Pahinga sandali. O, another 10. Left and right. Next is number 4. Seated. Toe towel
scrunches. Nakikita niyo naman yung picture. Maglagay ka ng towel sa floor. Ipatong mo yung paa nyo. Okay? Then parang, ano ba tawag nyo? Parang kinukurot ba ang term mo doon? Okay, ano? Nakikita niyo naman. Ang purpose niyan para yung angulo. Pansinin niyo, habang binibend yung mga daliri sa paa nyo, umaangat yung dito sa may sole, yung pinakailalim. Yung arc, yung mismong plantar fascia, umaangat. Pansinin mo, hindi naman pwede nakaplat yung paa nyo na nagagalaw nyo yung daliri nyo eh. Oh, mahirap, alam mo, mahirap kung hindi nyo sinusunod eh. Hirap sa inyo, nanonood lang kayo. Sinabi na nga na sundin nyo habang nanonood kayo. Ang tigas ng ulo nyo. Maski hindi masakit, sundin nyo naman. Makisama naman kayo. Hirap-hirap magpaliwanag. Hindi naman kayo. Okay? O yan, o iba ginagawa, I'm sure. O yung iba naman, wala. Dead man lang. Nanonood, tapos di naman nakikinig. Yung iba, hindi. Pupugian lang yata sa akin. Okay. Hindi, biro lang. Number 5, seated plantar fascia stretch. Ayan, madali yan. Kailangan ba bang i-memorize yan? O, nakaupo ka ulit, maski sa silya o dyan sa sahig. I-cross legs ka, pagkatapos silain mo ngayon yung mga paa mo. Yan. Ang sarap niyan, ako. Lalo na kung nakakaramdam ka ng pain, pag inunat mo, nawawala yung pain eh. So, ganun din. Gawin nyo siya. Siguro, stretch mo siya mga bilang ka ng 20 seconds. So, habang hinihila mo siya, bilang ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16. Naku, dinaya pa. Okay, so 20 times, gawin nyo. Tapos, gawin nyo ulit sa kabila. Ikaliwat ka ng paa. Do it for 3 times na tagto 20 seconds ang bilang. Yan. Alam nyo, itong tinuturo ko sa inyo, wala nang, ano ba sabihin? Wala nang gamuti inumin, walang bayad. Tapos, tamad pa kayong gawin. Tapos, magre-reklamo masakit. Ewan ko sa inyo. Okay. Then, number 6. Face the wall. Wall, facing, cut, stretch. So, habang naka-face ka sa wall, medyo malayo ka lang na siguro mga 1 meter from the wall. Tapos, yung isang paa nyo, iharap nyo. Yan, yung nakikita nyo sa picture. Tapos, i-stretch nyo po yung cut muscle nyo. Dapat may maramdaman kayong stretch. Kasi kung walang stretch, eh, hindi cut stretch ang tawag dyan. Wala lang, naka-display ka lang, nakatayo ka lang dyan na walang silbi. Dapat meron pong cut stretch. Nararamdaman nyo, inuunat yung inyong, ano ba yung cult? Basta, yung sa may likod ng binte nyo. Yun, yung madalas na pinupulikat, dapat naramdaman nyo nauunat. Pero syempre, huwag nyo bibiglain, ha? Basta dahan-dahan lang muna, slowly, hanggang medyo nasanay ka na nag-stretch-stretch, pwede mo na siyang medyo paspasan ng konti. Yan po yung 6 na pwede nyong gawin sa bahay. Di ho ba? May bayad ba? Kailangan ba? May oras ang gawa? Meron bang kailangan special ng lugar? Wala naman. Any. Okay. Ngayon, may tuturo ko sa inyo. Bukod doon sa mga exercises na sinabi ko, doon sa mga bote, bola, stretch, etc. Eh, pwede po kayong bumili ng mga special gadget. Okay. Bahala kayo. Saan nyo gustong bilhin? Eh, ito po mga special gadget. So, gadget na makakatulong sa inyo, ito. Arch sleeves cushion. Yung parang nagsuot ng medyas na butas sa harap. Ayan. Pero meron siya doon, napapansin nyo, yung nakaparang dotted lines. Yan ay parang meron siyang foam sa loob na para yung forma ng inyong plantar fascia ay nasa ayos. Nagtutulak pataas. Nakakatulong na malaki yan. O kaya, ang tawag dyan, plantar sleeves or arch cushion. No? Yan. Ngayon, meron din na bibili mga insole na special insole. Yan, yan yung sinasabi ko na para tumaas yung pinaka-anggulo. Yan. Orthopedic insoles, may orthopedic, orthotics pala, sorry. Orthotics insole, orthotic braces, foot arch cushion. Lahat ito pwede makatulong sa inyo. Lalo na kung kailangan nyo maglakad. Diba? Masakit ho ilakad, huwag natin pilit pag sobrang sakit. Pero with the use of this mga gadget, eh makakatulong po sa inyo malaki. Yan. All of this, nabibili sa mga, yung iba, nabibili nga to sa sports house eh. Yung iba naman, nabibili online. Eh, kayo bahala, no? Baka mami sabihin nyo, si Doc, ahente yata ng mga ganito. Hindi po, tinuturo lang sa inyo. Minsan naman, may na-encounter ako isang pasyente, na bukod sa masakit yung sole niya, yung masakit yung sako, masakit din yung dito, mayroong kasamang panlalamig ng paa. So, in-advise ko naman doon na bukod doon sa mga exercise na tinuturo ko, nag-advise ako nung thermal socks, yung parang mainit yung ano eh, yung tinatawag na medical socks.
Ang gawin nyo, panoodin nyo po yung aking video tungkol sa cold feet. At dun sa video description, nasabi ko po yung tungkol dito sa tinatawag na medical socks. Precious ano yan, metals, no? Papasok mo yung paa nyo, ba parang umiinit dun. Kasi minsan, ang dahilan din ng pagkakaroon ng pain sa paa, pag nanlalamig po yung paa. Yan yung dinecture ko tungkol sa cold feet. Kung gusto nyo, panoodin nyo po yan. Okay? So ano ba? Meron ba akong na-share sa inyo? O walang katuturan niya at itong pinaggagawa ko eh? Siyempre, pag nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan yung thumbs up. Mahalaga sa akin yun eh. Kasi nang parang gauge ko na nagustuhan ng tao yung aking paliwanag. At kung mababa yun, inisip ko ba? Hindi ata nagustuhan. Kaya mag-iisip na ako, ano bang problema? Ako ba may problema? Eh kung ako may problema, tigilan na natin to. Eh parang time consuming, effort, preparation. Eto ho ah, to be honest, ang isang lecture na ginagawa ko, mahaba yung preparation kasi I have to do the slides, I have to do marami, research, etc. No? So ginagawa ko to para sa inyo. Pag nagustuhan nyo, syempre, thumbs up naman dyan. Tapos, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin nyo lang, nakalagay subscribe. Tapos, i-click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo. At huwag nyo kalimutan, i-share nyo po yung mga natutunan nyo rito. May mga tao po na hindi nakakapunta sa doktor by just watching the lectures, following my advices, ay nakaramdam ng ginhawa. Pero syempre, magpatingin pa rin sa doktor para masuri maigi at mapaiwan ng nararapat. Okay? Ako po si Dr. Gary C, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!